Good day, guys, and welcome to another episode of Riding in Tandem. RIT, Riding in Tandem. With me, RM, at sa episode na to, susubukan natin ang bagong labas ng JMC. Not one, but two. Unahin na natin ngayon ang Vigus. At may kasama nga pala tayong dalawang special guest ngayon, no? Dalawang napakagwapo. Pakita naman kayo dyan. Smile naman dyan, isa sa likod. Iyan, no? Pogi, no? Okay, so subukan natin, no? So far, walang langit ngitang JMC, ha? Okay. So itong Vigus, ito nga pala yung pang business nila ng JMC. So 2.5 liter turbo diesel engine. Siyempre, pick-up to, double cab. Manual din ang gamit natin ngayon. Hindi naman natin pwedeng ihataw. O nga pala mga katandem, first ride lang natin to. So hindi tayo masyadong magdidetalye. Abangan nyo na lang yung full video natin. So isang pinagmamalaki nila dito pala, sir, no? Kasi 13.7 kilometers per liter daw ang kaya nito. So pwedeng-pwede pang business, no? Yes, for sure. And I think it's based talaga for the business. Ang JMC nga pala, no, may mga partnerships na to sa China, no? Hindi nyo alam siguro. Naging partner na nito ang Isuzu at saka ang Ford. Yun. So dalawa. Yeah. Pero nakakatuwa kasi dito, no, itong pickup na to, so may aircon, maganda, madaling gamitin, yung clutch napakalambot, yung shifter niya ayos lang. Pero ang kinaganda kasi nito, no, sobrang affordable. Nagsa-start to 1 million pesos only. Wow! Diba, sir? Yes. 1 million. Tapos yung top of the line niya is 1.1 million lang. Yes. Diba? So, kung pang-business? Very, very good. Very good. Very good yung pricing. Yep. The only difference is 4x4 between the two bodies. Oo. Yeah. So, kung ako siguro, 4x4 na, no? Perfect yeah. Pang-farm, no? Exactly. That's why this place. Kasi, tinan mo naman. Iniigutan natin farm, di ba? Kalamansi ba yan? Ata, kalamansi ata. Tapos may saging nandun. Tapuyan ba dito? No. Pwede mo naman gawin. Shout out, General's Lechon. Yun. Masarap ba yung lechon kanina? Oo, sarap. Nakadalawang kuha ako eh. Inantok ako after. So bakit batok? Yung breakfast, ganun ba rin? Lechon pa rin. Oo, ganun. Putok ba ito? Lechon, may kalamansi. Yun. Ang bawi naman, may kalamansi. Ay, bird. Napaganda, no? Solid yung, ano, solid yung katawan. Wala akong langit niya talagang naririnig. Yeah. Based to sa Ranger P6.2. Yun. Yeah. May addition pa doon, so, no? Matibay at malaki. Yeah, yeah, di ba? Backseat, di ba? Ah, malawag kanina. Leg space. So ngayon, try naman natin yung Grand Avenue. Ito yung parang mas malaki pa eh, no? Pinakamalaking mid-sized pickup daw to ngayon. Really? Sabi nila. Sabi nila? Oo, sabi nila. Hindi ako nagsabi. Hindi, sabi ikaw. Nila. Sila. Okay, kanina, no presentation. Safe ka, safe. Safe. Okay, thank you. Okay, no problem. Subscribe to Auto Deal. Oh, yun nga pala. Pakita nga muna dito. Okay, yeah. Subscribe to Auto Deal. Yun, no? Shoutout natin, Sir Kako. Hello. So mga katandem, ngayon, ang gamit natin, Grand Avenue naman, no? Ng bagong-bagong labas ng bagong-bagong brand din na JMC. So let's go. 4x2 okay. Lang yung gamit natin ngayon, ha? 4x2 initially. Then if you wanna shift 4i, okay. You can do it on the fly. Hey, that's right. Pero alam niya mga katandem, no? Ito yung nakakagulat sa JMC. Ang warranty nila, 5 years or 150,000 kilometers, whichever comes first, at ito yung pinamatindi. Engine warranty. Tanongin natin si Ma'am Timmy. Ma'am Timmy, ano yung engine warranty? Lifetime ang engine warranty. The first sa Philippines yan. First sa Philippines. Imagine ninyo, no? Kahit bulok na yan, mabulok na yung magamit mo na sa trabaho mo, mapang-service mo na, lahat-lahat na, pero lifetime. Grabe. Sobrang sulit. Just go straight. Tapos ang makina nito, no, 2.3 diesel na turbo. Yes. Tapos yung transmission ay 8-speed automatic. So Ma'am Timmy, kamusta naman ang ride natin dyan sa likod? Very comfortable. Oo, diba? Naka-D4 pa. Talagang yes, ano, so. No? Big time tayo. Ang kasama natin, mga big boss. Nas! Mga chicks na big boss. Wow! Ma'am, isang smile nga po dyan. Ayan ha! Turning left. No, yung ground clearance nito, 235 millimeters. So sobrang taas nito, no? At saka napansin ko rin dun sa 4x4 na gagawin din natin mamaya. Yung departure angle nito at saka yung approach angle nito maganda kasi parang nakatayo na nga yung pickup kanina dun eh. Anyway, gagawin din natin yan mamaya. Sir, ano pa ba mga ano, highlights natin dito sa sasakyan na to? Well, for me, the biggest asset is the legroom at the back. Sa bagay? Yeah.
Kasi you're full stretch na and then you have a lot of space. At saka isa pa nga pala yun, oh, yung space. Alam nyo kung bakit? Kasi ito daw yung pinakamalaki ngayon na nasa mid-size na pickup sa Pilipinas. Kasi ang laki-laki ng pickup pala nito pero 12 kilometers per liter kaya nito. O diba, sulit. Ang infotainment system din, oh, 10 inches na merong Android Auto at Apple CarPlay. May ADAS din, tire pressure monitoring system. Turn left. Napakalambot ng steering. Yung power, mamaya na lang natin susubukan sa 4x4. So maliban dun, oh, meron din tong mga tire pressure monitoring system. Meron tong reverse camera na nakasama. LED yung headlights. At ang pinakamaganda dito, yung price niya. 1.2 million para dun sa entry level. Tapos yung top of the line niya, 1,569,000 pesos. At syempre, medyo ano, no? Pakaramdaman natin ng konti yung tulin nito, yung bilis nito, no? At paddle shift. Ah, okay. So, manual mode. No, you can. Okay. Pwede. Pwede. Lalabas na ata yung retro. Ay, try naman natin 4x4 mga katandem kasi ito naman talaga yung ano eh, kung gusto mo to, 4x4 syempre. Okay. Let's go. Kasama naman natin mga katandem ngayon, ah, world famous. Tito Louie. Tito Louie, what are we going to do today? We are going to scare you. Oh my goodness, ito na naman tayo. Bayad natin kay Tito Louie para magkasama siya dito. Ano ba bayad light? Natin? San Mig light? San Mig light. So ngayon, sideways tayo. Sideways tayo. Yeah. So this is a negative side slope. Oh my goodness. Negative side slope. Hindi tayo mahulog sa kabila. So anong tinetest natin dito, Tito Louie? The car. Di ba? The grip and the... We're only on too high. Kaya niyang gawin? Kaya. Kayang-kaya. Ayun, tagilid tayo. Masaya. Kasi, a lot of times, pick up, di ba? You don't, parang life insurance, di ba? Uh-oh. Hopefully, you don't need it. True. But, when you need it, it's you're there. Happy it's there. Uh-oh. Di ba? Okay. First obstacle. Okay. Ay, hindi ba yun? This one is, kaya ba yan? Ah, hindi. Yan na natin. Four high na lang natin. Okay. Ano kayo ng design ng course? Oh, may gulit. Si, ito, ah. Ano, si Kuya. Ah. Oh, may gulit. Okay. Oh, galing, oh. So, yung 4x4 system nga pala natin dito, shift on the fly, no? Kahit umaandar siya. Only from 2 high to 4 high. To 4 high. Yeah. Ngayon, mag-4 low tayo. Kung 4 low, kailangan full stop, neutral, switch to 4 low. 4 low. Yun. Tapos on ko na ito. Pwedeng yung on. Okay, let's go. Okay, let's go. Biyaheng langit. Kabisado nito eh, di ba? Lalo na pagka mga taga auto deal. Ha? Shout out natin yung mga taga auto deal, no? Always check if there's anyone shout in front. Out, subscribe. Okay, let's okay, go. Let go the brake. Oh my let goodness. The car do it. Nakatakot. Kahit alam kaya naman yun, pero nakatakot. Pero ang taas. Pero kayang-kaya. Okay, a little to the left. A little to the left. Okay. Galing, no? Galing ng hill descent control, no? Kahit, ano, masan, kaya. May tulay. Hindi kaya ng expander namin to, ah. Try mo na ba? Ayoko i-try. Okay. Round. Kabila naman. Okay, kabila naman. Burning. Parang motocross. Yung! Banking pare, banking! Pick up, bumibanking! Hahaha!
So kung medyo mabigat ang feeling, dahil naka 4 low tayo. So yan na natin. So four. Neutral, 4 high. Four high. Mas magaan. Okay. Never use 4 low on the roads. Oh naman. Ano mangyayari dito, Louie? Sira? You will go very slow. And it will be very loud. Yeah. And you will overheat. Overheat your differential. So relaxing, Tito Louie, ang ganito, no? 4x4. Nakakatakot, pero relaxing, no? Relax. Slow. Siguro kasi yung konting mag-adrenaline pump ka ng konti, tapos biglang, ay, nakalusot. Saka yung danger is not, ano, to self. Oh. Maybe to the car. Oo nga, but oo nga. Bagal lang, di ba? Oo. Let go ko na? Let go. Ayan na. Even the brake, di ba? Parang bago tumama yung bumper, the brake siya. So, abangan nyo na lang mga katandem ang full video natin nitong Grand Avenue ng JMC para makita natin talaga ano, kung kamusta ba to sa kalsada, sa parking, sa Eskinita at kung saan-saan pa. Maraming salamat sa panonood. Mag-subscribe daw kayo sa AutoDeal. Subscribe daw kayo sa AutoDeal. Maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. Oh, next video na. Subscribe to Riding in Tandem. Ayun. RIT Riding in Tandem. RIT Riding in Tandem. RIT Riding in Tandem. Siksik na impormasyon mula kay RM at Elaine.